Okay. So, ang unang gagawin natin ay power supply. So, anong gagawin natin sa power supply? Hindi na natin to gagamitin or tawag dito, itong selector switch ay ibabypass na natin ito. So, para malaman natin kung 220 pa rin yung ano natin, kakalasin natin to, yung part na to. Tapos titest rin natin kung alin dito yung connected na kulay at saka yun ang i-jump natin. So, ibabypass natin to at aalamin natin dito kung ano yung jumper. Kasi kung titingnan nyo, line and neutral andyan na. Given na yung line, line neutral. So, yung neutral andito na nakatap sa ano. Okay na. Tapos yung neutral naman ay yan. So, dito. So, itong dulo, yan. Ito yung neutral. Tapos, switches na lang to or jumper. So, i-determine natin dyan kung saan tayo magja-jumper sa pamamagitan nito. So, kakalasin muna natin to para matanggal natin. So, ayan mga boss. Dahil i-disable na natin tong selector, ipipix na natin sa 220. Titingnan natin dito kung ano yung connected. So, ito hindi na natin ititester itong dalawang linya kasi ito na yung given na yan. Ito. So, check natin itong mga linya na to kung alin dyan yung connected. Yan ba? Yan ba? So, connected sila ito at saka ito connected. Ito connected pa. So, dalawa lang. Dalawa lang ang connected. So, ano yan? 1 and 4. And may number siya. So, number 1 and 4 are connected. So, try natin dito sa transformer. 1 and 4 daw. So, ayon dito sa data niya, itong 4 at saka 1 ang connected. Ito. So, magja-jumper tayo dyan, ang white. Okay, mga boss, dahil kinalas natin yung ano, yung wala tayong, ito yung line, di ba? Line, yan. Takbo dito. Hanggang dito sa 1, tapos itong isa naman dito. So, ito yun. Ito 1 and 3, dapat ito yung connection. Kaya lang open pa siya ngayon. Ngayon, maglalagay tayo ng jumper. So, ayon dito sa test natin, ang connected ay, kailangan nakakalas to sa transformer ha. Ang connected ay yung 1 and 4. Ayan, nagbabaser. So, yan yung jajumperan natin, 1 and 4. Jajumperan natin ngayon yan. Tingnan natin kung connected na yung. Yan. Yan, connected na. So, titesterin na natin ngayon to. Meron na tayo marireading dyan. Meron na. So, good na tong transformer, mga boss. Tapos, pipili na lang tayo dito na ang gagamitin nating supply. Ayan. Susundan na lang natin mamaya yung sa secondary naman. Sa secondary, babaybayin natin kung saan galing. So, katulad nito. Titingnan na, identify natin dito. Diba, ito yung board. Ito yung board na papunta dito sa main amp. So, ito yung suksukan niya. Nakasuksok siya ng ganon. Yan. So, titingnan natin ngayon kung saan siya papunta. So, kung ano titingnan natin, ito yung pinaka-supply niya. Titingnan natin yan kung saan galing yan dito. So, dumaan siya yan. Oh. Negative supply, ito yung diode. Ito yung diode niya, yan. Ito. So, itong diode na to. So, saan yan galing? Dito. So, nasa pin, ano siya, pin, ayan o, nasa pin 9, kasi 1 to eh, 9, 8, 7, so 9, 8, 7, so sundan natin yan dito, sa 9, 8, 7, so ayan, ayan yung gagamitin natin, ayan o, may nakalagay din na 9, 8, 7, so itong tatlong to sa dulo, and 1, 2, 3. So tingnan nga natin kung tama yung ano natin, kung tama yung tester natin yon. Siguraduhin natin. Ito yung tester pala natin para marinig nyo na lang, nakabaser. Tas tayo. So yan, testerin natin kung tama.
O tama. Okay. So ito yung dulo na yun. So saan yan? Dito sa transformer. Balik tayo dun sa transformer. So sasalitan natin ng ganito yung transformer. Itong dulo na to. So ito. Ito. 1, 2, magkasama to. Tapos itong dulo. So magkadikit to mga boss. Ito yung pinaka supply ng amplifier section. At kung mapapansin nyo naman na siya talaga, kasi may kita nyo naman siya yung pinaka mataba ang magnetic wire dyan. Oh. Ayan, oh. So dalawa. Gagayahin lang natin. Magkasama siya dito yung dulo. Yung 9 kasi yun yung pinaka ano eh. Ayan, oh. Tingnan natin yung 9. Yung 9 kasi ayan, oh. 9. So yung 9 dito, yung pin number 9, ayan o, pin number 9 ay yung pinaka negative. Yun lang naman ang titingnan nyo dyan. At yung supply naman dito ay nandito sa pin 1. Titingnan nyo dito, isa din sa ano, tutuloy na natin. Dito na sa amplifier section. So yung pin 1 ay negative supply, ayan o, negative. Sunod naman ay yung pin number 2 ay positive supply, ayan. So gagamitin din natin tong diode na to at saka capacitor. Tapos yung pin number 3 ay pinaka ground. Tapos itong pin number 8 at saka 7 ay speaker out na. Itong iba ay pipicure out pa natin kung para saan yung pin na yan. So tatanggalin natin to. Pag mga ganito kasing design na amplifier, madali lang to i-identify. Kung wala naman nakalagay dyan sa board, i-google nyo lang tong IC na 4161. May nakalagay na yan na pin out o kung saan yung supply nya at saka yung input nya. So dito madali natin na-identify na ito yung pinaka input nya. Yan. Yan. Yung input nya ay ayan nakalagay. Number 1 ay left, ground, right. So dito naman ang nakalagay naman dito ay supply, yan. Supply, tapos ground, tapos speaker out. Itong iba, ipipigure out pa natin to kung para saan. At pag-aaralan ko pa din. Hindi ko naman kabisado to, pero alam ko lang yung proseso ng paggawa nito. Medyo limot ko din, pero mamaya explain ko sa inyo. So pumokus lang tayo sa transformer para maano. Mamaya update tayo at pag-aaralan ko din yung protection circuit nito. Baka mai-add natin. So, yung volume, magagamit natin to. Ayan. So ayan mga boss, ibig sabihin nga dito muna tayo sa power supply at para masundan nyo. Itong ibang supply na to ay hindi muna natin gagamitin o hindi muna natin naasikasuhin. Siguro pag kailangan natin para sa protector o sa ano, baka balang araw, unahin lang natin yung supply ng main amplifier. Yung para sa sticky muna at yung para sa sticky ay ito yun. Itong tatlong yun. Yung dulo nila ay magiging common ground nila. Kung titingnan nyo, papunta yan sa number 9. So, yung number 9 dito, ito yon mga boss. Yan, ayan o. So, gagawin natin, pagsamahin natin yung dalawa, tapos titisray natin kung ilang volts yung out. Ito, pagdidikitin natin yan. Gagawin natin ganito. Yan. Kasi sila yung pinaka-common ng ano, tapos titisray natin. Ayan, hinihinang ko na pala yung ano. Unti-untiin lang natin to. Hindi ko lang alam kung mahaba yung video natin. Pero hindi naman to recommended sa lahat ng component. Nga pala, kung gusto nyong ano, may mga component kayo dyan. Gusto nyong magpa-home service, amplifier, component, at kahit anong appliances. Ang nag-home service po sa grupo namin ay si JPTech PH. Ilagay ko na lang dyan sa screen yung YouTube channel niya. At kontakin nyo siya, meron din siyang ano, page na JPTech PH. Sa mga ano dyan, sa mga busy at gusto magpa-home service. Especially yung mga component, si JPTech ang kontakin nyo. So titestirin natin yan at saka matatry din natin to. Kung tama yung kabit natin, gagamit tayo ng test valve. So ayan mga boss, at papadaanin natin yung test valve para malaman natin kung tama yung kabit natin doon. Pag umilaw yung test valve, mali tayo. Kaya ulitin natin pag check. So testing muna natin. So hindi naman umilaw yung test valve. Check natin ngayon yung input. So ito yung common.
Ito yung out. Yan. Teka lang. Ah, naka-DC tayo mga boss. Mali yung range ko. Yan. So, check natin. 25, 26. Ayan, ayusin natin. Meron siyang 26.7 o 0.6 sa kabila. So okay, good. Tama yung jumper natin doon. Mag-move on na tayo doon sa amplifier section at pag-aaralan ko muna yon. Tapos explain ko sa inyo pag nagawa ko. Okay mga boss, balik tayo dito at pasensya na, medyo hindi ko na kayo na-update dito sa ginagawa natin na kinuha natin yung amplifier section lang ng component. Pasensya na kayo kasi nung umaga, simula umaga hanggang gabi, ang daming mga nangyari at dami kong mga inasikaso, kaya pasingit-singit ko tong ginawa at sa sobrang kabisihan ko hindi ko na nagawa ng video, kaya ito na lang. Ang dami kasi ditong trinabaho at matagal din mga boss, kaya ganun lang kasimple yung proseso na kinuha lang natin yung min amp. Ito na pala yung min amp ng ano, ng component na GBC, yung sticky 4171 61. So hindi agad yan tutunog mga boss, may ano pa dyan, may tatanggalin pa kayo dyan o may disable pa kayo. Halimbawa yung muting at saka protector, kinancel ko yun, tinanggal ko lahat para tumunog na min amplifier lang talaga siya na ikabit ko dito. At ito pala, nakalimutan ko din banggitin sa inyo na ito ilalagay natin dito sa aluminum na open back yan. Tapos yung gilid, pininturahan ko na lang yung kahoy na ano, ginawa kong sa club, dyan natin i-screw. Yan na po yung pinaka ano, ito yung kaparis nya. So natagalan din ako dito, gawa na nagmount pa tayo, na plinano pa natin kung paano i-mount. So wala tayong ano, wala tayong nagawang game plan, kaya on the spot ko trinabaho at medyo matagal yon, maghapon din. At pasingit-singit kasi, tingnan nyo naman nangyari dito, tambak na naman ako. Akala ko luluwag ako. Ayan, may mga dumating naman nagawa. Kaya pasensya na talaga mga boss. Sa mga nagtatanong ng naghahangad ng step by step yan, pasensya na, baka balang araw kung makagawa tayo ng, ano, ng panibagong version nito at doon natin gawin. Ito kasi, ano, kailangan ko lang tapusin kasi natatambakan na ako at na yun na nga mga boss. So ipapaliwanag ko lang, nakabit ako ng power switch. Ito yung power switch.
pinaano ko kung paano i-mount tong transformer. Meron na rin yan mga boss, ano, fuse. Saka yung ano, naka ano na rin yung capacitor. Yan, na-videohan pa ata natin yung paghinang yan. Yung ilaw, para dito sa ano, may ilaw kasi dito yan sa butas na pag ano mo, magre-reflect dito. So, ginawa natin ng panibagong supply yan at saka supply ng input. Pati yung likod, ayan. Meron tayong additional na output para kung magkabit si kuya ng isa pang amplifier yan. So, galing yan sa pinaka audio out, may nakatap na dyan na resistor, ayan. Tingnan natin malabo, no? Ayan, may resistor na po yan, dalawa. Yan, galing yan dito sa out ng speaker out at pinaano, kahit pagtabas din kasi ng ano ng aluminum o pag mount ng mga accessories itong speaker terminal, yung BB plug, tapos itong ano RCA, natagalan din tayo pati ito, pati ang pagplano. Hindi ko yan na plano ng ano, o pati ang pagplano ng paggawa, hindi ko yan nagawa ng plano, on the spot ko tinabaho at ayan. So ang pinaka purpose niya na i-mount natin ng ganito, pero mamaya na testing muna natin para makita nyo. Yan, volume tayo. Alinis pag sticking. Saka malakas. Ang napansin ko lang dito mga boss, iba talaga ang tunog ng sticky. Hindi ko maitatanggi yan, talagang ibang tunog ng sticky. Wala tayong ginagawa dyan na, wala tayong kinabit dyan na pang enhance na music o anong equipment para gumanda ang tunog. Tanging cellphone lang na nakajack doon, tapos diretso na mismo sa pinaka input ng sticky. At napansin ko nga talagang maganda talaga tumunog yung sticky. Problema nga lang ito, pag nasira, syempre medyo mahirap maghanap ng urig, pero hanggat gumagana pa, maganda. Oh. Ang ganda mga boss, ang ganda talaga ng tunog. Hindi ko naman sa ina-exaggerate o kumbaga pinasusubrahan o binubula kayo, pero sa mga ano dyan, maintindihan sa mga component user dyan. So hindi lang yung DSP ng component ang nagpapaganda talaga, yung sticky mismo, yung amplifier na ginagamit nila, yung amplifier module na nakadesign, basta sticky, maganda talaga ang tunog. Yun lang ang masasabi ko dito mga boss. So tika lang, itakay po na lang yan, tapos testing natin uli. Thank you.